Handa raw ang Department of Justice na saluhin ang maiiwang responsibilidad ng PCGG o ng Presidential Commission on Good Government. Yan ay kung matutuloy ang rekomendasyon na buwagin na ang kanilang ahensya. Ang PCGG ang inatasang maghabol sa mga dimanoy nakaw na yaman ng mga Marcos at ng kanilang mga crony. My report, si Jam Sisante. Sang-ayon daw ang Department of Justice o DOJ sa rekomendasyon ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na unti-unti nang itigil ang kanilang operasyon. At kapag natuloy ito, handa rin daw ang DOJ na saluhin ang paghahabol sa di umano'y mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Ang mga nakalap namang pera at ari-arian mula sa mga Marcos, ito turn over sa Department of Finance. Limited lang dapat yung lifetime ng PCGG. At sumobra na nga ng sumobra. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, wala pang pinanala pag-uusapan kaugnay nito. Assuming that the Congress would abolish the PCGG is that the ill-gotten wealth cases will be transferred to the Department of Justice. So tuloy pa po ang ating ang mandato ng, kung hindi sa PCGG, tuloy pa rin po yung pagtugis doon sa mga ill-gotten wealth cases. Ang dating executive secretary ni Pangulong Cory Aquino na si Senador Joker Arroyo, pabor din sa pagbuwag sa PCGG. Malabo na raw kasing makakuha pa ito ng karagdagang ebidensya makalipas ang 26 na taon. Kanina, muling iginiit ng PCGG na hindi nila pababayaan ng mga kasong hawak nila. Pero sa ngayon, ang korte na raw ang bahala sa mga ito. At this point, we're just babysitting these cases. We are just waiting for the results of these cases. Many of the cases that have been filed in court, many of the evidences that were supposed to be presented in these cases have been lost. Many of the witnesses have already passed away. Sinisika pa rin ng GMA News na kunin ang panig ng mga Marcos, pero wala pa silang binibigay na pahayag. Jam Sisante, GMA News.